Para hindi na raw magkalituhan at maiwasan ang traffic violations, itinutulak ng isang senador na maisabatas ang paglalagay ng time sa mga traffic light. Pero para sa MMDA, outdated na ang ganitong sistema. May report si Von Aquino. Isa ka ba sa mga motoristang nahihirapang magtansya kung ang traffic light ay mag-iiba na ng kulay? Walang kaso yan kung may timer. Pero sa mga intersection na wala nito, may mga nalilito raw at nadadali pa ng traffic violation. Paano kala ni Senator Mark Villar gawing mandatory ang pagkakabit ng timer sa lahat ng traffic lights sa urban at rural areas? Sangayon dito ang mga nakausap naming motorista, pedestrian at transport group. Unahan pag kayong ano, ngayon pagka may timer, ano siya, may disiplina yung mga tao at saka mga sasakyan. Kung susundin ng mga pasahe, ng mga motorista at saka ng mga tao na tumatawid, magiging maayos yung flow. Mas maganda kung may timer. At least parang yung visible siya. Kasi pagka yung mga walang timer, iba pagka yung parang yellow signal lang, minsan maano sila eh. Biglang maharurot. Kasi makikita mo na kung anong numbers na, kung papasok ka pa o hindi. Kaysa tanggalin mo. Yun yung sinasabi natin na yung safety precaution. Meron daw timer ang ibang kalsada sa Metro Manila, sabi ng MMDA. Pero inaalis na raw nila dahil hindi ito akma sa upgraded na traffic lights na gumagamit ng Intelligent Traffic Signalization System. Ito raw sensor-based na. Nag-a-adjust daw ang traffic lights nito depende sa volume ng mga sasakyan kaya hindi pwedeng lagyan ng timer. Di ba, intersection? Opo. Dito sa right side, pa diretso, ay mas maraming sasakyan. So, yun yung tatagalan niya, yung go. Kung konti naman ang sasakyan doon, ililimit niya yung time ng mas maikli. Nasa phase 5 na rin daw ang pagpapatupad nila ng Intelligent Traffic Signalization System na ginagamit na rin sa ibang bansa tulad sa Japan at Korea. Ang ating mga instructions sa ating mga enforcers, kahit nag-yellow or inabot ng red sa gitna, kung noong tumawid siya ay green pa, hindi po siya dapat hulihin. Ipapaalam daw ng MMDA ang kanilang posisyon kay Senator Villar kaugnay sa panukalang batas. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.